Kailangan ba ito ng mga apostol? Tanungin natin si Apostol pa kay Pedro. Si Pedro kasi isa ito sa mga magugit na taga-pangaral na Panginoon, taga-sunod, walagan. No? Sa unang Pedro, ganito sinasabi, unang at mga talata ay 23. Sabi rito ni Apostol Pedro, yamang ipinanganak kayong muli. Hindi sa piniing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa pahugitan ng salita ng Diyos na nabubuhay. Sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga pinangangaralan, ipinanganak kayo, yamang ipinanganak kayo muli. Hindi sa piniing nasisira, kundi sabi niya, sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa salita ko lang ng Diyos, pinangangaralan. Ayon kay Apostol Pedro, ha? Sa salita ng Diyos, espiritual to. Kaya kapag pinanganak, espiritual. Ngayon ang tanong, yung iba bang mga apostol, makaintindi ba? Tanungin natin, ang ibang apostol, kung naipilihan nila. Si Santiago, ano kayo sinasabi ni Santiago? Sabi ni Santiago, ito, sa kaniyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga bunga, kaunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. Ano sabi? Sa kaniyang sariling kalooban ay kanya tayo na. Sino pangalan mo? Jose Bernaldo. Jose Bernaldo sa Born Again. Ang unang tanong ko, brother, patunayan mo na ang mga Born Again makapasok sa langit. Totoo ba yan? Oo. Eh sabi ni Kristo, nakasulat sa Biblia, sagutin mo. Binasa mo. Saan nakasulat sa Biblia na ang lahat ng mga born again papasok sa langit? Ay, wala sinabi rito, may ibang hindi papasok. Hey, malino sinasabi niya. Mr. Monitor, sagot mo yan. Ibidyo mo, brad. Ang tanong niya, saan nakasulat? May specific question is, kinig ka. Yung tanong mo, according to the topic, issue. Saan nakasulat sa Biblia nga ang mga born again, lahat ang mga born again papasok sa langit? Basahin mo sa Biblia. Okay. Magabang sa Karoba. Sagot ako. Walang binanggit sa Biblia walang born again hindi papasok sa langit. Ang malinaw sinasabi, kailangan kayo pumanap. Walang sinasabi nila na may born again hindi papasok. Siya yung tanong niya, may mababasa ba? It is your personal interpretation or biblical interpretation? Binasa ko eh. Nakasulat. Ah, ayun, kaya nakasulat. Saan? Versikulo. Specific versikulo. Hindi nasa mo sa Juan 3:3. Malinaw ang sinabi ni Kristo. Okay na. Malibang kayo ipanganak, hindi kayo maaaw. Okay na, wala nang tanong. Okay na, dalawa na. Dalawa na. So, magsan ko. Saka mo na lang sa ano yun, yung sa gusto. Okay. Saka mo na siya bakpak. Kung magpatuloy, kung muna lang sa'yo. Okay ba? Okay. Mapatunayan ko dito ko ba sa community. Negative side. Wala ako papan. So, body friend niya, Pilipinia, Cebu. Basta kung ano lang sa tanong din na hindi ko nagustuhan. Ang unang tanong ko, mga kapatid, na according to the topic, na among ipapakal,
ay sa aming binipirmahan sa yung specific seal. Ang tanong ko, ito ba yung sinabi mo na ang mga burlagin papasok sa langit? Ang sagot niya, walang nakasulat. Walang nakasulat, that is unbiblical. So according to 1 Corinthians 4:5, kailangan nakasulat sa banal. Jeremias 26:12, huwag mong babawasan o daraglagan aking salita. Deuteronomy 4:2. Nun adites ad bubis lukor sa Latin. So, ibig sabihin, ang paniwalaan natin ang nakasulat. The Bible is a word of God. Proverbs 30 verse 5, 6. Salmo 18 verse 30. Ang tanong ko, hindi nasagot yung ating kapatid na born again. Brother, ang pangalan mo? Jose Bernardo, born again sa Lunita Park, Manila. Kasahin natin ang one verse na single. Sa Tagalog version, English version, na mayroon bang nakasulat sa yung sinabi niya sa Juan 3:16. Sumasagot si Jesus sa kanya, lahat. Oh, basta natin kasi pag pinito sa Lunita Park, yan yung salaming. Madin mo yung brother. Mr. Monitor, lawan ko muna yung ano, ginagasa. Sa 1:35, sumagot si Jesus sa katotohanan. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng kayo'y maliban ang tao ipanganak sa tubig at ang espiritu ay hindi siya makapasok sa kaya ng Diyos. Tubig, ang tema, walang tubig na kasulat. Ang tema, pamatura, papaturayan din sa ang tanong ko pala sa 1 John 5:20, tatanggapin mo bang binasa mo yung Tagalog version galing sa Griego? The New Testament was written in Greek. Tatanggapin mo hindi? May patas sa Biblia! Kailangan Pilipino tayo, Pilipino masahin mo. Dahil kung Griego, baro ka! Yung Tagalog mo, nagsalita. Hindi mo sabihin, yun ang sabihin. Ang tanong ko, your answer is not responsive. Dito sa... Father, Panginoon, nagsalita ng Tagalog. Original. Nagsalita ng Tagalog. Ang Panginoon, nagsalita ng Tagalog, hindi. Masagotin. Yan, Tagalog, transmission. Tagalog, transmission. Pero, yung Tagalog, hindi ni... Ang Panginoon, hindi nagsalita ng Tagalog. Kaya sa transmission. Dito sa Greek, New Testament, version 5:20. Si Kristo ang kilala ni Ama ang tunay na Diyos, Juan 17:3. Pero sa Hebreo 1:8, ang Ama pinaglala sa lahat ng buong daigdig na si Kristo tunay na Diyos. Oh, hindi tunay. Basahin natin sa Hebreo 1:8. Ngayon, ang Diyos na basahin natin ha, sa Tagalog Bible. Okay. Tagalog Bible. Inasama pero wrong interpretation. Hebreo 1:8. Basahin natin mga kapatid. Makinig ka, brother. Ngunit tungkol sa anak na sinasabi, yung ama mo'y nagsabi,
ang Origin, Grego Origin, ang inyong luklukan o Diyos ay nagpakailanman. At ang sitro at kakwiran ay siyang sitro, siyang kaharian. Si Kristo. So, ngayon, ang tanong ko, nakinig ka, sa Hebreo 8, totoo o hindi, nakasulat? Yung nakasulat, tama o hindi? Ayaw, isip. Hindi, ang 8 ang specific verse. Ang tanong ko, bawal magdagdag. Ikaw man nagbawal, nagdagdag, binawasan mo. Kasi, nireject mo ang 8. Sa Hebreo 8, totoo nakasulat o mali? May nakasulat sa 8. Ano nakasulat sa 8? Ano nakasulat sa 8? May nakasulat sa 8, pangontra sa 8. Ano? Next question, brother. Ang medyo nakakontra sa 8. Another question. Kung mayroon kong mabasa sa banal na ito. Ano nakasulat? Brother. Ano ang nakasulat? Kini ka muna, siya muna. Ang tanungan ng tao'y Brad Perez, makinig ka. Ang hinuhuli ng Diyos ang marunong sa kanyang katusuan. Puso'ng pamamarani. Ang ngayon ayaw basahin. Ayaw sumagot si Brad Perez. Basahin mo muna ang ngayon. Kahit may be, walang... Basahin mo! Sanitin. Pero kapag hindi tayo pumunta sa Nuebe, tatanggapin mo otso. Tatanggapin mo sa Nuebe, alam mo. Bakit? Nitsyo kang sa versikulo Nuebe. Sinasabi mo ang kontra. Sa versikulo otso, ayaw mo tatanggapin. Bakit? Sinasabi mo ang kontra. Ba't matatapos Nuebe? Bakit? Itahin mo ba sa versikulo Nuebe ko? Sabi ng Panginoon, Aba, Diyos si Kristo. Ano ibig? Ibig mo ang kapwiran at binigabrader. Ginapuutang mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos mo ay nag-uho sa inyo. Anong tanong? Anong sabihin mo? Sa pagkataon.